So, okay na. Nasolve na natin problema natin. Ganun lang guys kapag namumroblema kayo. Ayun yung mga unan ninyong i-check sa printer ninyo. So, hello guys. Ayan, welcome sa ating panibagong tutorial ngayon. May dinala sa aking printer dito, Epson L3110. Ito siya. Ayan. Ang problema ng may-ari dito ay hindi mag-print yung kulay yellow at kulay magenta niya kahit cleaning siya ng cleaning, kahit power cleaning. So, ngayon, bibigyan ko lang kayo ng tip. Kapag nagkaka-problema kayo sa print out ng mga printer ninyo, ang pinakaunang troubleshoot na gagawin ninyo dyan ay i-cleaning lang ninyo at least 3 times sa head cleaning. Kapag hindi umobra sa head cleaning, proceed tayo doon sa power cleaning o ink flushing na sinasabi. Punta lang rin kayo sa printer maintenance doon din. Makikita rin ninyo, di ba, yung head cleaning. Sa ilalim nandun yung power ink flushing. So, ayun, isa-ink ninyo. Pero kapag mag-ink flush kayo, guys, make sure na may enough ink sa mga tank ng mga printer ninyo. Hindi yung nasa critical level kasi mag-consume siya ng maraming ink sa paglilinis o sa pag-flush ng kanyang head pati sa ng mga tube niya na yan. Kapag hindi pa rin umubra doon, bubuksan natin, i-check natin yung damper. So ngayon, na-cleaning na rin ito, na-power cleaning na rin ito, pero ganun pa rin yung quality ng print niya. So bubuksan natin ito, i-check naman natin ngayon yung damper niya. Ngayon guys ay magte-test print muna tayo para makita talaga ninyo yung problema sa print niya. Kapag gusto niyo mag-test print guys na wala kayong computer na gamit, ganito lang yung gagawin ninyo. I-hold lang ninyo itong cancel button. Then pag na-hold na ninyo ito, pindutin ninyo ito yung power button habang naka-hold dito. Pag umilaw na, sakat ninyo i-release. I-hold ko rin itong power button na inuna kong hold itong cancel button. I-hold ko na rin yan siya. Pag umilaw yan, release na natin. So, mag-test print yan siya. So, ito yung pinaka-problema niya guys. Oh. Yan o. Oh. Yan. Ayan yung pinaproblema ng may-ari. Ba, mapapansin ninyo, wala siyang yellow at saka magenta. Ito lang kulay black at saka yung cyan lang mayroon. So, okay naman print niya sa black. Ito, kunting cleaning lang yan. So, itatry natin ngayon. I-check yung loob. Itatabi ko na muna to. Papatayin muna natin. Pag magbubukas tayo, kailangan naka-off siya at hindi nakasaksak yung kanyang power cord. So, ayan, yung pagbaklas nito, tulad rin sa marami kong tutorial, buksan natin to. May dalawang tornilyo dito, tatanggalin natin. So, ito siya guys. Itatabi lang muna natin itong dalawa. Then, pwede na natin maiangat ito. At tutukuran natin ito. Nito. Kahit anong patukod ninyo sa akin ito. Kasi may hiwalay rin akong screwdriver. Medyo mas maliit siya kapag sa head na yung tama. Ngayon, yung susunod na i-cleaning na natin, na i-power cleaning natin, itong damper, i-check natin. Ito yung damper niya, guys. Eh. Kapag hindi ninyo maurong ito, nakalock yan siya. Eh. Ayan kasi, oh, yung kulay white na yan, nakaharang yan siya. Huwag nyo pipersahin kasi mababasag yan. Masisira yan. Karugtong yan ang purge unit sa ilalim. Gagawin natin, iikutin natin ito papunta sa atin. Kahit mga 5 beses. Isa, dalawa, tatlo, apat, 5. Makita ninyo, nandun pa rin nakabara. Pag nakabara ito, itulak muna natin pa kanan. Bababa yung white na yun. O, ayan siya guys, so bumaba. Bago ninyo siya mahila sa gitna. Yan. Ang susunod natin gagawin guys ay tatanggalin natin itong damper. May mga lock lang yan dito. Ito, hihilain lang natin to. Yan, ganyan. Yan. Yan, tanggal yung lock niya. Tapos ito, yung plastic niyang protection dito sa mga hose niya, tatanggalin natin. Yan. So, since natanggalin natin mga lock dito, pwede na natin ito hilain. Yan, isa-isa. I-ayos ko ng camera. Ito yung i-check natin. O, konti na lang yung ink niya, o. Kailangan to, laging puno ng ink. Walang mga bubbles yan dyan. O, yun guys. Kaya pala nagkakaproblema yung kanyang printout. Wala nang laman itong damper niya na kulay yellow. Malamang yung magenta, ganun din. O, ito nga o. Wala ring laman, di ba?
Oh, ito mayroon pa, mawawala na rin ang laman ito at magkakaproblema na rin siya sa saya niya kapag hindi ito nadagdagan. Ngayon, ituturo ko sa inyo paano ba magkalaman ito. Yan. Sige, kailangan lang natin ng syringe. Tapag lang natin yan. Hindi muna tayo magpo-proceed sa head ng printer. Kunin ko lang yung syringe ko. Kailangan lang natin itong syringe na 10 ml. Ayan. 10 ml. Kasi saktuhan ito sa mga printer. Ang gagawin lang natin dyan, simple lang. Dito muna tayo sa block. Yan. Ilulusot lang natin yan siya dito. Sa kanyang butas dito. Yan. Pagka nailusot na natin, higupin natin ito. Pahila itong kwan. Mapapansin ninyo magkakalaman yan dito. Ayan o. Tapos dapat may lalagyanan tayo ng ink din kasi sayang ibabalik pa natin to. Mas maganda guys kung apat yung ganito ninyo para hindi magalo-halo yung kulay. Kunin ko pa yung iba kung ganito para sa bawat kulay. Hindi na kayo hugas ng hugas. Kasi magbimix yan yung kulay niya kapag iisa lang yung ginamit ninyo. Mura lang naman to sa mga online shop. O kahit hindi sa mga online shop, pwede kayong bumili ng ganyan. Ayusin ko yung kuha dito. Kailangan wala to siyang bubbles. Pero kung wala kayong ibang ganito guys, sugasan na lang ninyo, okay lang. Ito para sa yellow. So ito. Ganun pa rin guys, ilulusot natin ito dito sa butas. Then, higupin natin. Papansin ninyo magkakalaman yan. Yan. Okay, so may laman na siya, di ba? Ayun, may laman na siya. Isasali naman natin to. Yan, sunod to para sa kanyang magenta. So, ganun lang rin yung proseso, guys. Okay natin. Then, hila. Ayan. Mayroon na, guys. Magenta niya. Ilalagay ko na sa lalagyanan. So, ito naman yung para sa sayan niya, guys. Nag-provide na ako ng iba't ibang ganito guys para hindi na ako hugas ng hugas. Ito gumagana pa naman pero konti na lang yung nasa damper nyo. So papahigupan na lang natin yan. So nalagyan na siya. Kung mapapansin niyo guys, ayan siya. Kompleto na. May mga laman na lahat. Ngayon, itatry na natin ibalik. Tapos i-cleaning natin para malagyan niya yung kanyang head ng mga ink. Oh, ganun lang rin pagbalik natin. Cleaning lang muna ang gagawin natin. Kung madala na siya sa cleaning, okay na yun. Pero kung wala pa rin, proceed tayo sa power cleaning. Ibaba ko na ito guys. Iko-connect na natin sa ating computer. Ayan guys, ngayon i-cleaning ko, i-on natin. Na-iconnect ko na rin sa computer ko. Ayan, na-iconnect ko na. So, ayan guys, nag-link na siya. Cleaning ko na. Hintayin lang natin matapos. So, ayun guys, tapos natin i-cleaning. Ngayon, i-check naman natin kung okay na ba talaga yung print niya. So, ngayon ay i-nozzle check natin. So, ayun guys, na-command ko na. So, ayun guys, so okay na. Tignan niya yung kulay ng yellow, magenta, tsaka cyan niya. So, wala nang problema. Okay na, nasolve na natin problema niya. Yung black niya, wala rin naman problema. Minsan may ganyan lang siya, pero as long na nakikita ninyo na okay naman ang print niya, okay lang yan siya.